guys! Welcome back to my channel! Sa panahon po ngayon na tayo po ay nasa loob ng ating tahanan, kung kaya't mas masarap po na tayo po ay mag-general cleaning ng ating tahanan. Ito po ang aking share sa inyo ay maganda na lagyan nyo po ang inyo pong tank ng inyong toilet para po kayo po ay lalong swerteng, kasi maaaring dyan rin po nagsisimula ang mga negatibo na pumupunta po sa ating tahanan. At ito po ay isa sa mga pinakamabisang pamamaraan para ma-stop na mga kamalasan na maaaring dyan nagsisimula kung bakit nagkakaroon ng tensyon sa ating pamilya, yung pag-aaway-away, nagkakaroon ng karamdaman, at kung bakit din tayo minamalas. Kaya mainam na ilagay po natin ito para mabago naman ang takbo ng ating pamumuhay. Ang bidyong ito ay para po sa inyo. General cleaning ng ating tahanan ay isa sa mga pinakamaganda na gagawin po natin. Ngayon po, may mga iba't ibang mga pamamaraan ng pag-general cleaning. Kagaya po ng simpleng suka na nilagyan ng inyong kalahating timbang tubig. Pagkatapos po nito ay pinalinis nyo po ito ng inyong sahig. Ganon din po yung mga berhas, ganon din po ang mga pintuan, at syempre ganon din yung mga figurine po natin ng mga pampaswerte. At mas mainam mga bossing ko na mag-general cleaning din tayo ng ating cabinet. Pagkatapos po nito ay ganun din po yung ating rep. Mainam po na ito po ay isa sa mga pamamaraan para po pumasok ang swerte po sa atin. Kasi napakahirap kapag po wala po tayong mga pampaswerteng ginagawa kahit po sa mga panlinis na yan. Sa mga simpleng pamamaraan ng panlinis ng yan, ay makakatulong din po yan para tayo makaakit ng swerte at maitaboy natin ang mga kamalasan. At ito pa po mga bossing, kayo po ba yung naglilinis ng inyong CR? Diba? Lagi po tayo naglilinis dyan. Kasi sa amin, ako katapos ko maligo, ay may hawak na akong, may sabon po talaga sa amin dyan, at saka Sonrox na hindi nawawala po. Kada maliligo ako, ay talaga naglilinis na ako kasama na ang paglilinis, pagbabrush ng ganun ang lababo, ganun din po ang aridoro, at ganun din yung tiles. Ngayon po mga bossing, mas mainam pag natapos ng inyong paglilinis ng inyong CR, pag-general cleaning, di ba meron pong pang-flush po ng inyong CR na aridoro? Lagyan nyo po yung mismong tank po nito na lagay ng tubig ng suka. Obserbahan nyo po ang mga magaganap sa inyo, kasi yan po ay, di ba yung may tubig po yan, maglilinis po yan ng mga negatibo na maaaring dumiretso po yan doon sa inyo pong mismo aridoro. Yun po ay makakatulong para maalis. Diba, lagi ko pong binabanggit sa inyo, halimbawa, nagbuhos ka ng natunaw na asin or kaya ng tubig na madumi na ginamit natin pampaswerte. Diba, doon po natin siya binubuhos, tapos bubuksan na ating gripo, taya na ito ay makaagos sa malayo, pagtas ang pinakapinali ay isang kutsarang suka. Ganun din po ang gagawin natin sa ating pong tank sa ating toilet. Dahil yan po ay napakabisa na pantaboy sa lahat ng kamalasan. Kasi maaari po mga bossing, habang tayo natutulog, may mga negatibo, mga spirit na hindi ninyo po nakikita, na nagmumula po dyan sa mga strainer po natin, yung sa mga may mga butas na yan, kagaya po niyang aridoro, ganyan din po yung mga lababo, ganun din nga po din yung sa, halimbawa, sa labahan ninyo, di ba, may mga ano po dyan, yung anuhan ng tubig para pag tayo naglaba, ay dyan aagos, di ba? Yan po, hindi natin nakikita na may mga spirit, may mga bad spirit na dyan nagmumula. Ngayon po, kung yung po ay gagawin po natin, lalagyan natin ng suka, kahit once a month natin siyang gawin, ito po ay makakatulong sa atin para mabawasan ang tensyon or mga problema pinagdadaanan natin. Dahil syempre hindi natin nakikita yan, maaaring dyan nagsisimula din yung mga negatibo. At ganoon din po mga bossing ko, halimbawa nag-general cleaning ka na, pati po yung mga cabinet po ninyo. Ngayon, lagyan nyo rin po ito ng dahon ng laurel. Kumbaga, i-recommend ako lamang po sa inyo, pagtapos nyo maglinis ng cabinet, lagyan nyo rin po siya, pati ang inyong rep. Kasi po, unang-una, kagaya po na nabanggit ko sa inyo, nakabili kami ng isang sakong bigas, pero ang daming bukbuk po agad po niya. Ngayon po, ang ginawa ko, hinaluan ko to ng mga durog ng dahon ng laurel. At yun nga po, ay nawala lahat ang mga bukbuk. Ganon din po sa ating pong kabinet. Kasi once na natutulog po tayo, hindi natin nakikita, or kaya biglaan kayong bumaba ng hindi nalalaman ng mga ipis, ng mga dagang yan, ng mga bababait na yan, na tayo ay biglang darating. Makita mo, nagtatakbuhan.
para mawala ang mga ganyan, kasi salot po ang mga ganyan, insekto, baka gumapang pa yan sa ating kakainin, eh kung ano pang maganda po sa atin, maglagay ka po ng dahon ng laurel. Isa rin po yan sa maaaring yung aroma po nito ay hindi nagugustuhan ng mga ipis. Makita mo, nangingisay-ngisay na po yan dyan. Napakabisa po niya mga bossing po, kaya huwag po kayo magpapawala ng ganyan para po mag-flow po sa atin ng swerte. Or kung sa ngayon ay nakakaranas ka ng mga pagsubok, ng mga problema, ay kumbaga mag-flow yung swerte, kasi yan po ay mga madudumi po yan. Ngayon, hindi mag-flow ang swerte kapag po may mga ganyang madudumi. Para magdire-diretso yung flow ng swerte, or kaya po pasukin kayo ng swerte, or kapitan po kayo ng swerte. Sa simpleng pamamaraan, pero napaka-epektibo mga bossing, kung kaya huwag niyo po itong kakalimutan gawin, kahit once a month po ay maglagay ka po ng suka dyan. Dahil yan po ay napaka-epektibo. Pero kung halimbawa namang may kakayahan ka na every week, lalagyan niyo po siya, okay na okay po yun. Pero kung nagtitipid dahil sa panahon ngayon ay crisis, kung kaya't kahit isang beses lamang sa isang buwan, siguro mga isang kutsara lamang po sa toilet tank na po yan. Pero kung wala po yan, lagay nyo na rin po ang inyong mismong toilet, yung mismong bowl lang, ang aridoro ng isang kutsarang suka, para doon pa lamang po ay nahi-stop na ang lahat ng mga kamalasan, or kaya doon pa lamang ay naitataboy na ang lahat ng mga kamalasan na maaring mapunta po sa inyo. Kasi minsan naiisip po natin, naku, parang wa-effect naman. Ang dami-dami ko nang ginagawa pero parang hindi ako sinuswerte. Akala lang po natin yan. Maaring meron pong malas na nahigo po sila na hindi na napapasa atin, kung kaya't hindi natin nalalaman. Kaya mas mainam po yung mga ganun. Kasi sinisigurado ko po sa inyong mga bossing na yan po ay napakabisa na pantaboy sa mga kamalasan, dahil yan po ay naganap din po sa amin. Kumbaga, nabago ang takbo na aming pamumuhay sa pamamagitan lamang po ng simpleng suka. Kaya kung gusto niyo po ay ganun din ang manggala po sa inyo, subukan niyo po siya. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!